Abimelech, ano pa? Alam ko kayo mula sa lahi ni Abraham, sabi dito, gayon may pinagsikapan ninyo akong patayin sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking buo. Yan. Kaya subukan mo ngayon makipag kwentuhan ka sa mga wala kay Kristo. Lagi mo sinasabi na sa tin tumalmit, naniniwala sila. Dito sila binulag eh. Nakalagay doon, huwag kayong sumambas ng mga Diyos-Diyosan. Tingnan niyo, pagpasok mo sa church nila, punong-puno na Diyos-Diyosan. Dito sila binulat. Bakit? Hindi naman na naiintindihan. Sinabi na huwag kayo sumambas ng mga Diyos-Diyosan. Ano ang mga laman ng church nila? Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, bagamat nakakita sila, pero hindi na nakikita yung katotohanan. Why? Kasi sila ang mga bulag. Yun ang bulag na bagamat nakakita, ngunit hindi na nakikita yung katotohanan. Because binulag sila ng Diyos ng sanlibutan. Amen? Kaya sabi to, alam ko kayo mula sa lahi ng Abraham, gayon ba'y pinagsikapan akong patayin? Sipin mo, may ginawa ba si Abraham na hindi tama sa Diyos nung panahon? Ala! Di ba? Hello? Di ba wala namang ginawang masama si Abraham? Kundi sumunod nung sinabi sa kanya na magkakaroon kayo ng anak at ito yung ihahandog sa akin, ginawa niya. Pero ngayon sabi nito ni di mo nabanggit ang pangalan, alam ko kayo yung mula sa lahat ng Abraham, so meaning para na si Jesus kayo may pinagsikapan niya akong patayin. Sapagkat ayaw niyo tanggapin ang aking turo. So ito yung hindi naiintindihan ng tao hanggang ngayon. No? Pa-download-download pa sila yung mukha ni Mary, ang mukha ni... Sipin mo, ang Diyos ko kapakot. Tapos, si Mary, kailangan ko bang sambahin yon? Kaya kanina rito, ang katanong, dinikdik mo ng martilyo sa church yun, ha? Nila, binuhusan mo ng asido. Yun ang kinakanta ng pare. Kinakanta ng pare sa church nila. Yun ang sabi doon, wala kayong ginagawa kundi yung katuroan ng daigdig. Ibig sabihin, bagamat bulag ang mata nila, nakikita nila yung bagay, ngunit bulag sila. Bulag sila sa pagningin at bulag sila sa pangunawa. So natin makikilala ang totoong pananampalataya. Hindi natin ito pwede hindi buksan. O hindi natin dapat ilihim ito sa mundong ito. Ano man patukoy sa kanila. Kasi kung hindi mo ito ibabanggitin, walang lalapit. Tingnan mo, mali na ngayon ang turo, lumalapit. Eh, ako kung ang katotohanan, kailangan lumapit siya sa katotohanan. Di ba? Oh. Kasi nakakagulat, sa 10 commandments, bawal ang Diyos-Diyosan, pero ano, pagpasok mo sa church, purong-puro yung Diyos-Diyosan. Oh. Kaya alam mo, bawat tinapasok sa akin ng mga larawan na sinasabi nila, ay naakala nila, si Kristo ay huwis na, di ba? Huwis tao, pero kahoy. Nananakot pa. Kapag hindi nyo nga nyo, isishare ito, mamalasin kayo. Hindi nila alam. Sa mga na kay Kristo, wala nang kamalasan. Sa kanyang kamalasan. Ano yun? Ikalawang kamatayan. Yun ang kamalasan na ikalawang kamatayan na hindi nila alam na nakaabang sa kanila. Bakit? Hindi nila mapatunayan na si Kristo sa ngayon ay hindi larawan. Siya ay nalukluk sa kanan ng Ama. At ang Diyos ay Espiritu. Amen? Kailanman ang Diyos ay hindi naging larawan. So, doon pa natin makikilala ang pagiging bulag ng mga tao. Kaya bakit magulang Pilipinas? Dahil sa ganung pananampalataya nila. Kasi bakit? Di ba kaguluhan tungo sa kamalian, galing sa kamalian? Tama ba mali? Mm-hmm. Oo. Kung ito'y katotohanan, walang kaguluhan. Kaya magulang Pilipinas ang mundo, kaya nagkakaroon ng salot dahil sa mali nilang kaalaman, sa kamali ng paniniwala. Kaya pumapasok ngayon, pumipinitit ngayon sa mundo, ang kasalanan at ang kaaway. At yung mga salot, yung mga sakit, sadyang papasok talaga. Bakit? Noong pamayon sa 10 commandment, sinasabihan na sila na palayaan ang tao. Sinasabi ni Moises, dito sa Israel, sa panahon ni Paraon, ayaw na maniwala. Oh. Hanggang sa nagpaulan na sila ng salot, actually, ayaw pa rin maniwala.
Diba? Oh, ano ngayon nangyari? Sa bawat tamba ng tahanan, ang bawat muli na talaga ng dugo ay mamamatay at kanilang mga panganay. Oh. Diba? Tingnan mo ngayon sa mga walang pananampalataya at hindi katotohan at tanungin mo. Ay, tatlo ba ang anak ninyo? Nasabihin niya apat. Nasabihin bakit? Namatay ang aming panganay. Oh. Yun po ay sumpaho yun sa ika-apat na salilahe. Kaya mapuputo lamang ang sumpa ng tao kapag lumapit ka si Kristo at tanggapin mo siya na sarili mong tagapagligtas. Katulad na sa amin, ang alam po, ang panganay namin, ang alam po, sabi ng nanay ko, kasi hindi naman talaga ating bilang kong panganay. Pagkakalam po ay lalaki. Bakit wala siya, namatay siya? Kasi nasakop niya sa sumpa. Naputo lang ang sumpa mula nung maglingkod tayo. Hello? Mula na maglingkod tayo, ang ate ko, isipin mo, mayroon bang ipinisinisilang na mamamatay? Ay, isinisilang, kailangan putol ang kamay mo? Hello? Kailangan bang saksakin ka? Hindi yun itinuro ng Diyos. Kasi bakit? Kailangan masugatan ka? Hindi. Si Kristo na eh. Sinalula natin Jesus Christ. Now, kapag nangyayari sa isang tao yun, yun ang sinasabi na kasalanan sapagkat hindi nila pwede naniniwalaan ang katotohanan patungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Amen? Amen. So, ito yung hindi na naiintindihan ng mga tao. O, next. Yan. Ang nakita ko sa aking ama, ang siya kong sinasabi sa ating Panginoon sa Kristo sa iyo. Sa inyo. At ang narinig niyo sa inyong ama, ang siya namang ginagawa ninyo. Next. Sabi niya, sumagot sila. Si Abraham ang aming ama. Ah, diyan mga malaki pa nila ha. Sinasabi sa kanya ni Jesus, kung kayo tunay na mga anak ni Abraham, gagawin sana ninyo ang kanyang ginagawa. Mm-hmm. Kasi nakita nito ni Jesus Christ, kung paano na kita ni Jesus Christ dito pag-uugali, pagkatao nila. Ang bunga kasi na nakita ni Jesus Christ, yung kasinungalingan, pagpatay. So hindi naman si Abraham ba pumapatay ng tao ng araw? Hindi, sabi niya, sumagot siya at si Abraham, sumagot sila, sabi niya, si Abraham ang aming ama, sinasabi sa kanilang Jesus, kung tayo tunay ng mga anak ni Abraham, gagawin sana ninyo ang kanyang ginagawa. Ibig sabihin, si Abraham, hindi naman pumatay ng tao, hindi naman siya mamatay tao. Hello? Di ba? O, tingnan natin sa susunod. The response sabi yan, sinasabi ko lang ang katotohanan ang narinig ko mula sa Diyos. Sabi mo, binabanggit na nga dito ni Jesus Christ na mula sa Diyos eh. Ang ama, nagsasalita sila ng ama, hindi naman lang kilala eh. Kung sino yun. Ngunit, sisikapan niya akong patayin. Sabi mo yan. Sisikapan niya akong patayin. Hindi ganun yung ginagawa ni Abraham. So, makikilala nga natin ang tunay na ang katotohanan patungkol sa ating pananampalataya. No? Sabi niya, sinasabi ko lang ang katotohanan, narinig ko mula sa Diyos. Ngunit, sinasabi niya akong patayin. Hindi ganun ang ginagawa ni Abraham. See? Ano pa? Ang ginagawa niya ay tulad ng ginagawa ng inyong ama. Oh, may tinutukoy na ganito kung sinong kanilang ama. No? Sumagot sila, hindi kami mga anak sa labas. Sipin mo, talagang mangmang. Hindi pa rin naunawaan niya ang sinasabi ng pating Panginoon si Kristo. Alam mo ba ito kadalasan ang sinasagot ng mga pilosopong tao na wala kay Kristo? Kahit kaya yung mga ibang kumikilala kay Kristo, hindi pa rin malalaman ang katotohanan tungkol kay Kristo eh. Sabi yan, hindi kami mga anak sa labas. Nagpapatawa ito eh. Sabi yan, isa ang aming ama, ang Diyos. Tignan natin. Kasi sabi nila kung talagang magtutuwa Diyos. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iniibig sana ninyo ako. Kasi, may nakalagay ba dyan? Yan. Sapagkat sa Diyos ako nang galing. Ito yung hindi naiintindihan ng mga Pharisee nung araw, Hudyo, mga guro. Na hindi nila alam kung saan galing si Abraham. Alam na kapag si Abraham ay galing sa Diyos,
hindi ito gumagawa ng ganitong bagay, sabi niya. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Dito natin, sinasabi ni Jesus, kung talaga ang Diyos, ang inyong Ama, inibig sana ninyo ako. Sapagkat ang Diyos, ako ang, sapagkat sa Diyos ako nanggaling, hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Amen? So, dito yung nakita yung pagiging bulag ng mga tao nung araw hanggang ngayon. Billion nga. Sabi pa, billion eh. Billion tao. No? So, dapat malaman natin. Okay. Ang sinasabi Jesus Christ. Next. Sabi dyan, bakit hindi ninyo naunawalan sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang tinuturo ko? Ayan. So, hindi nila nakikilala kasi Jesus Christ. Kaya sa iyo, makikisabi na, masasabi natin, nakikilala ang tunay na kay Kristo o nasa Diyos. Hindi nakikipagbibati, hindi nakikipagsagutan. Yan. Makikita mo yung ibang mga, ano dyan, total binabanggit naman yung Liceo, total hindi naman tayo, bababasa man yung hindi. Yan. Yung ano ng dating daan, Iglesia ni Kristo, whatever na mga ano, nagsasagutan sila. Nang tutulog sa sila patungkol kay Jesus Christ. So, wala silang pinakaiba dito sa mga Hudyo at mga Pariseo at mga guro na kung saan ay hindi nila nangungunawaan. No? Amen? Hindi na naman, tatawag sila. Kaya sabi, bakit hindi niyo ako maunawaan? Yan ang sabi ni Jesus Christ. Ang sinasabi ko, hindi ba't ito'y dahil sa ayaw niyong tanggapin ang tinuturo ko? So, wala naman yung tinuturo. Ang gusto ko na makipag-anuan kayo sa ito, makipag-paligsahan kayo sa aking salita. Bakit sasagutin ko lang, ay, mga mangmang, baka sabihin sa inyo ni Jesus Christ. No? Kaya, hindi mo kailangan talaga yung pananampalataya talaga na sabihin mo, talagang dumami-dumami kayo kasi sa sobrang na ang dami, nawawala na sa sarili. Diba? Tulad ng mayayaman. Kapag sobrang na ang yaman, ano nang ginagawa nila? Kapag may kinainitan sila at nagrabyado sila, pinapatay nila. Yung ba totoong pananampalataya? O, yung ibang church, nasabi ni Liceo, may naglalaro lang ng basketball, ay insiraw to. Nung natalo, alam mo ang ginawa sa mga kalaban na nagtalo sa kanila? Pinapatay nila. Alam ko na, John Newton, na ano to sa Pilipinas eh. Isipin mo na lang yun sa INC. Tama ba yun? Iglesia ni? O tama. Alam mo ang ginawa niyan? Yung natalo na, yung mga natalo na INC, laban doon sa kalaban nila na tinalo, pinapatay daw nila ito. Kaya galit na galit si ang grupo ng INC doon kay Eliseo. Kasi, kay Soriano para malaman ang katotohanan. Ayaw na malaman ang katotohanan. Kahit ako, may katex ako. Ano, pinagyayabang nila yung mga pinagkakaloob nila. Simple lang sagot ko. Yung ba yung pinagkakaloob yun ang masaganang biyaya ng Diyos? Yung ba ay makakapagligtas sa inyo? Simple lang sagot ko. Kasi pinagyayabang nila. Ang tunay ana na iglesia ay ito, nagbibigay ng ano sa mga tao, ipinagyabang niya. Eh, ang aking nga sa isip ay isa itong bulag. Bakit? Makakapagligtas ba mga pagkain na yan? Mga donasyon niya sa buhay ng tao? Tungo sa karya ng Diyos? Hindi! Okay, next! Yan! Ang Diablo ang inyong ama! Yan, sabi niya. At ang gusto niyang gawin ay kung ano. Ang gusto niya. Sa simula pa ay mamamatay tao na siya. So paano ka magiging anak ni Abraham? Si Abraham hindi naman mamamatay tao. Hello? Hindi siya pumapalig sa katotohanan tilanman. Paano ka naging anak ni Abraham na hindi nga yung kausap niya na hindi naniniwala sa kanya? Sapagkat walang puwang sa kanyang katotohanan. Same, nakita ninyo? Ganon din sa mga tao ngayon, marami. Kung bakit ayaw nila maging born again, ayaw nila tagapin si Kristo sa salita ng tagapagligtas. Kasi ito yung katotohanan. Kapag nagsasalita siya, ayaw sa kanyang kalikasan. Sabagat siya ay sinungaling. Yes! Billion people ang naniniwala sa kasinungalingan. Nabubuhay sa pananampalatayang kasinungalingan. Marami! Ano pa? At siya ay ama ng kasinungalingan. See? Nakita niyo yung katotohanan sa buhay ng isang
the Andre Ray. Okay, makikita mo yon. Na kung saan talaga, kapag wala ka sa katotohanan, ang sabi yan, ang diablo ang inyong ama. Amen? At ang gusto niya ay gawin ay kung ano ang gusto niya. Diba? Kita mo yung mga hold-upper. Hindi na kontento kapag nang-hold-up na, gagawin pa rin ang gusto niya. Ang sabi to, at ang gusto niyang gawin, yung mga nang-re-rape. Nakapag-rape, gusto pang mang-rape. Diba nakita niyo yun? Yung mamamatay tao, nakapatay na, gusto pa rin pumatay. No. Ano sabi niya, ang diablo ang inyong ama. At ang gusto niyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Hmm. So sila alipin ang kasalanan, yun totoong pagiging alipin. Akala ng mga tao, hindi kami sinabi, hindi kami alipin ang ninuman. Akala siguro na alipin siya ng kapwa niya. Hindi yun, ito yan. Yung alipin ang kasalanan. Hello? See? Kapag nagsasalita siya, ayon sa kanyang kaligtasan. Diba, kapag may kausap ka, nagsasabi nga na totoo, ako may kausap ako, bilang sasabi ko na totoo. Pero yung paling niya sa sarili niya, gusto niya lang siya tama. Diba si, ano, si Roger? Gusto niya laging bukang bibig siya ang hindi, hindi masama ito dahil kailangan mabuksan ang isip niya. Magalit man siya, wala na tayo ng pakialam. Kita mo yon. Nagpagawa ako ng compressor, ng compressor ng Honda dati, nagulat ako, tumuta lang 20,000. Wala ba akong isip para ipagawa ko yung sasakyan ng halagang 20,000? Sabi ko sa kanila, boss, hindi ako mapapagawa ng ganitong halaga ng aircone, 20,000. Saan galing to at saan to? Sabi ko, ang kinawa ko lang sa iyo sa compressor, tapos yung mga tubo,